Hello po sa inyo mga kapwa nanay na may balak magpa-legate. Gayun din po sa mga nanay na legate na rin tulad ko. Ang tatalakayin po natin ngayon ay paano ba natin maiiwasan na mabinat pagkatapos ng legation. Ang i-share ko po sa inyo ay batay na rin po sa aking mga experience at kung ano po yung ginawa kong pag-iingat. Hindi po ito pag-share ng pagiging tamad kasi iba naman po yung pagiging tamad sa nag-iingat ka lang kasi malaki ang epekto ng pag-iingat mo sa iyong pamilya. Kasi 'di ba kapag ka hindi ka nag-iingat, sino rin ang mahihirapan? 'Di ba yung buong pamilya? Kaya napakahalaga talaga ng pag-iingat. Kung may time po kayo na magbasa ng mga comment diyan sa aking mga video, ay okay din po. Kasi meron pong nag-comment diyan sa isang video ko na bakit daw siya pagkatapos niyang magpa-ligate ay nakakilos na agad siya at siya pa lahat yung gumagawa sa kanilang bahay. Kasi ito lang po yung isinagot ko sa kanya nung nag-comment siya. Sinabi ko po sa kanya na magkakaiba naman yung ating lakas pagkatapos nating manganak. Kasi kung ikaw po ay magpapa-ligate pagkatapos manganak ng normal o kaya ma-CS, magkaiba rin po yung lakas mo noon. Kasi dun po sa normal ang pag-anak, mas mabilis ka pong makakilos. At dun naman po sa CS, syempre, kapag po kasi na-CS ang nanay, mas matagal po yung recovery noon. Kaya e-expect na natin na mas malaki yung hiwa noon ay hindi agad siya makakakilos. Pero yun pong nag-comment dun sa video ko, hindi ko po alam kung siya po ba ay normal ang pag-anak o kaya naman ay matagal na siyang nakapanganak saka siya nagpa-ligate. Hindi ko rin alam kung CS siya. At batay na nga po sa comment niya, siya na nga daw po ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Siyempre, yung nangyari naman po sa kanya, maganda naman po yun kasi kumbaga, okay yung pakiramdam niya pagkatapos ng legation, hindi siya nanghina. Kumbaga, hindi siya nakapagpabigat sa kanyang pamilya. Kumbaga, hindi na siya nakapagpalaba. Yung parang commit niya dun, pagkapanganak niya ng pagkapanganak at pagka-legate niya, ay siya agad ay nakagawa ng lahat ng gawaing bahay. Kaya lang naiisip ko na baka naman siya ay bata pa nung siya ay magpa-legate at ilan pa lang yung kanyang anak, baka kaunti pa lang. Pero sa tulad ko po na nung ako ay magpa-legate, ako ay 38 years old at palima na po yung aking anak. Syempre, dahil po marami na akong naalaga ang bata, tapos kumbaga bawat anak ay parang isang hina din ng ating katawan. At syempre, titingnan din po natin yung aking edad. Syempre, kumbaga, nahirapan din po kasi ako sa panganganak. Kaya masasabi ko po na mas kailangan ko ng dobling ingat at mas mabilis pong mabinat yung mga tulad ko. Sa tingin ko po, mas mabilis talagang mabinat ang mga medyo maedad na. At isa pa po, nung ako po ay manganak at magpa-ligate, ako po ay nag-bed rest kasi naging mahirap po sa akin yung pagbubuntis. Naging maselan po yung aking pagbubuntis kaya kailangan kong mag-bed rest. Tapos, medyo nahirapan din po akong manganak. Kaya maari pong yung pong hirap sa pag-anak ay maari maka-apekto rin sa ating lakas, di ba po? Kasi kung katulad ko po kayo na may balak magpa-ligate, halimbawa po, normal po ang inyong usapan ng doktor, normal lang iyong panganganak, tapos sa kakailaligate, masasabi ko na iba-iba rin po yung yung lakas mo pagkatapos mong manganak. Kasi merong ilan na nagsasabi na hindi siya nahirapan sa pag-anak kasi ngay parang dumumi lang siya. Pero may ilan naman po na ang pag-anak ay talagang hirap na naubos yung kanyang lakas. At ganun po yung nangyari sa akin, na dun pa lang po sa pag-anak, naubos na yung lakas ko. Kaya nga po yung mga nagpapaligate nga po pagkatapos manganak ng normal, hindi po agad inilaligate, mayroon pong pahinga na ilang oras. Kaya kung may balak po kayo magpaligate, masasabi ko na magkakaiba pa rin po yung lakas natin pagkatapos magpaligate. Kaya hindi mo ma-expect na yung lakas ng ibang nanay
at yung lakas mo ay magkapareho lang kayo. Hindi po, magkaiba po yung lakas nyo. At yun na rin pong iba na nagpalaygate na naghintay sila ng ilang buwan. Meron po kasing ilang nagpapalaygate na nanganak sila ngayon ng normal, tapos ay naghintay sila ng ilang buwan bago sila magpalaygate. Mas iba rin po yung lakas noon kaysa dun sa bagong panganak. At dahil nga po magkakaiba yung ating lakas pagkatapos nating manganak ng normal, ay ito po talaga, tatansyahin nyo po yung inyong sarili kung kaya nyong gumawa. Ano po, kaya na po yung mag-a-adjust sa inyong sarili. Kasi yung pagkabinat po, kung nararamdaman mo talaga na parang yung, parang may babagsak, kaya kung nararamdaman nyo po na parang may babagsak dito yung sa iyong puson, ay doon na po kayo dapat talagang tumigil sa mga gawain. At isa pa, kapag po talaga na puwersa ka sa gawain, mararamdaman mo rin talaga yung pinakatahi mo dito. Pinakatahi mo dito sa tiyan ay talagang kikirot pa yan. Lalo na kung ilang buwan pa lang kasi hindi pa naman hilom. Mararamdaman mo talaga na medyo nakirot din dito sa hiwa dito sa tiyan. Ay dun po sa CS, ay medyo malaki po yung hiwa nun. Ay samantalang sa akin nga po, sa ilalim ng pusod po yung hiwa, tapos maliit pa, ay ramdam ko, ay lalo na po dun sa mga na CS.